na effective today, sabi niya po yon, July 22, 2024, ay itigil na po lahat ang gawain ng POGO. Rules and regulations po namin, patuloy pa rin po namin pinapatupad, pero hindi na po nagdadagdag, hindi na po nag-i-issue ng lisensya ang PAGCOR patungkol po sa internet gaming license. PAGCOR, you are recognized. Please respond to the questions of Congressman Marcoleta. Yung PAGCOR po ay may jurisdiction sa lahat ng gambling activities sa ating bansa. Tama po? Yes, yes sir. As a general rule, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has jurisdiction over all games of chance except po dun sa covered ng jurisdiction ng other licensing authorities. Ayun pong covered ng local government units at iba pang sangay ng gobyerno po. Pursuant to your charter, based on Presidential Decree 1869, nag-issue po kayo noong 2016 ng Rules and Regulations for Philippine Offshore Gaming Operations. Tama po? Yes, sir. Kung ang inyo pong jurisdiction ay mga gambling activities lang sa Pilipinas at ang regulasyon po ninyo naman ay kinokover ang Philippine Offshore Gaming Operations, di po ba parang may konting problema ang legal basis ng inyong rules and regulations? Mr. Chair, ang naging basis po, tama po kayo, is PD 1869 at gayon din po yung RA 9487 kung saan sinasabi po na ang PAGCOR ay may kapangyarihang mag-issue ng lisensya para po sa lahat ng games of chance sa Pilipinas except High Alay po at yung mga covered po ng ibang sangay ng gobyerno. Oo nga po, pero pinag-uusapan na po natin ito. Offshore Gaming Corporations, eh wala na po yata ito doon sa inyong jurisdiction, tama po? Sa tingin po namin ay mayroon po kaming jurisdiction. However, gaya po ng nabanggit during sa last hearing po ng Public Order and Safety and ang Games and Amusement, kung mayroon pong magko-question ng jurisdiction ng PAGCOR, ay susundin po iyon. Kung mapapawalang bisa po yung mga batas na nagbibigay ng karapatan sa PAGCOR sa paglilisensya po ng offshore gaming. Saan po nakabasing legal yung tingin ninyo? Sorry, sir? Saan po nakabase? Kasi sabi po nyo, sa tingin ninyo. Ano po ang basihan nung pagtingin ninyo na meron kayong jurisdiction sa PUGO? The PD 1869 at RA 9487 po, kung saan nakalagay po doon na ang PAGCOR ay may karapatang mag-operate at maglisensya ng lahat po ng all games of chance and all games of numbers, except po yung mga nililisensyahan ng ibang sangay ng gobyerno, except High Alay po. Ano po yun? RA 9487? Yes po. Sinabi po roon na meron kayong jurisdiction sa PUGO? Wala pong explicitly po na nakalagay po. Yung nga po, doon. Wala nga specific eh. Kasi sabi mo kanina, sa tingin po ninyo, ibig sabihin wala po, tama? Yun nga pong RA 9487 po ang pinagbatayan po noon, Mr. Chair. Ano po yun? Nga pong 9487 po ang pinagbatayan po noon. Hindi po explicitly nakalagay, pero po ang exclusion po na nakalagay po lamang doon ay yung High Alay po. Wala nga pong nakalagay doon eh. It is not explicitly written in the law, Madam. Ngayon po, ang susunod na tanong, ano na po yung ginawa ninyong step or steps in order to fulfill the wish of the President that effective his SONA on July 22, 2024, he said that effective today, the POGOs are banned. Ano na po ang ginawa ng PAGCOR para po ang instruction na ito ng ating Pangulo ay matupad? Okay po. Sa ngayon po, Mr. Congressman,
nag-aaral pa po ang iba't ibang sangay ng gobyerno kung ano po ang mga holistic approach na gagawin po natin para sa pagpapatupad ng total ban. On the side of PAGCOR po, initially, lahat po ng applications, lahat po ng mga additional sites na ina-applyan po ng mga existing licensees po ay hindi na po prinoseso at tinigil na po lahat ng pagproseso ng mga applications at anuman pong makakadagdag pa sa operations ng POGOs, ng internet gaming licensees. Additionally, effective August 1, 2024, nagpatupad na po kami ng hiring ban para po tuloy, hindi na po tumuloy yung dami po ng mga empleyado sa offshore gaming, sa internet gaming operations. So, tinitingnan po namin na mga sa susunod na buwan ay paunti na po ng paunti yung mga magiging empleyado ng operators po natin. And nakikita din po natin na marami po sa mga licensees ay nagbabawas na rin po ng kanilang mga operational sites. Nag-a-apply po sila voluntarily ng cancellation at unti-unti na po nilang pinapaliit. Ngayong buwan po, pagpapasahin po ng comprehensive plan of winding down on operations lahat ng ating mga operators at susundan po iyon ng PAGCOR para po tuloy-tuloy po yung maayos na pagpapaliit ng kanilang operations hanggang December 31, 2024. Kami din po ay in constant coordination with the Bureau of Immigration and Department of Labor and Employment para naman po sa mga empleyado na maapektuhan ng ban. So, nagko-coordinate po kami kung paano po mabibigyan ng trabaho yung mga mawawalan po ng trabaho, na, lalong-lalo na mga Pilipino, at paano po sila matutulungan eventually pagka po na-displace po sila dahil sa ban. And yung mga foreign nationals din naman po, para po maayos po silang makalabas ng bansa at hindi po magkaroon ng kaguluhan. Ito po yung mga pinagpepreparahan po natin para po eventually sa pag wind down and close down of the operations by December 31, 2024, and nakalatag na po yung mga plano ng iba't ibang ahensya po ng government po. Hindi ko po kasi tinatanong kung ano po yung dapat gawin ng mga saklaw ng directive ng presidente. Ang tinatanong ko lamang po, ano yung ginawa ninyo para matupad ang kanyang directive na effective today, sabi niya po yon, July 22, 2024, ay itigil na po lahat ang gawain ng POGO. Halimbawa po, kinansila niyo ba, nirevoke niyo ba yung rules and regulations for Philippine offshore gaming corporations? Operations. Kinansel nyo na po ba yung inyong rules and regulations? Sir, yung rules and regulations for Philippine offshore gaming operations ay matagal na pong na-repeal. Hindi na po pinapatupad or hindi na po yun ginagamit as a regulation. Sa ngayon po, sir, ang naging directive po kasi ng presidente is na ban na po yung POGO ng July 2022 and inaatasan po ang PAGCOR na i-wind down po yung operations by December 31, 2024. Yung existing rules and regulations po namin, patuloy pa rin po namin pinapatupad pero hindi na po nagdadagdag, hindi na po nag-i-issue ng lisensya ang PAGCOR patungkol po sa internet gaming license po. Nag-issue po ba kayo ng notice sa lahat ng PAGCOR firms na mula July 22, 2024 ay hindi na po pinapayagan ang inyong mga operations? Nag-issue po ba kayo ng notice sa lahat ng mga may kinalaman sa POGO? Nag-issue po kami ng memorandum sa aming mga licensees na ito na nga po yung naging desisyon ng Pangulo na iban na po yung POGOs. At habang pina-finalize po yung detalye at proseso ng winding down, pwede po muna silang mag-operate. Yun po ang inisyo po namin, sir. Please wrap up, Congressman Marcoleta. So, Mr. Chair, binago po ninyo ang utos ng Pangulo. Ang sabi ng Pangulo, wala pong masyadong simple po yung sinabi niya.
Magmula ngayon, sabi niya, effective today, we are banning all POGO activities. Wala po siyang sinabi na maaari niyo silang palawakin sa iba't ibang pamamaraan hanggang sila ay makapag-wind up. Bakit po binago niyo ang kautusan ng Pangulo? I think po na klaro naman po ito na binibigyan pa po sila ng hanggang December 31, 2024 po para po unti-unti pong paliitin yung operations po nila. Mr. Chair, hindi po maliwanag yung sagot nila. Para sa akin ay binabago po ninyo yung kautusan. Napakasimple po ng kautusan ng Pangulo. Simula sa araw nito, itigil ninyo lahat ang aktibidad na may kinalaman sa POGO. As simple as that. Hindi po ba, akala ko ba nag-issue na kayo ng order sa kanila. Dapat sana po kinabukasan, isinara na po ninyo lahat ang mga POGO para walang problema. Hindi ba dapat ganun po yung inaasahan ng ating mamamayan, Mr. Chair? I think Mr. Congressman, bukod po sa naklaro naman po 'yon, magiging mahirap po na abrupt po yung maging hakbangin po na hindi ganun. Po abrupt 'yon eh. Ang Pangulo na po ang nagsabi, wala tayong magagawa doon. Ang sabi po ng Pangulo, simula sa araw na ito, itigil lahat ang POGO. Abrupt po ba 'yon? Pangulo po ang nagsabi, kayo po ang mananagot dyan kapag sinabi nyo, Mr. President, masyado namang abrupt po ang order ninyo. Sasabihin nyo po ba sa Pangulo yun? Hindi po, sorry. Hindi po, sir. Kaya nga po, ang inahasaan po ng mamamayan, kapag sinabi ng Pangulo, simula sa araw na ito, itigil lahat ang lahat ng gawain may kinalaman sa POGO. Ibig sabihin, tigil po lahat, hindi ba ganon? Your time is up, Congressman Marcoleta. Hindi, pasasagutin ko lang, Mr. Chair. Hindi ba ganun? Sa tingin ko naman... Dapat ganun, di ba? Sir, liliwanagin ko lang po na naklaro naman po na hindi pa po nung araw na yon mahihinto muna yung operations, kundi bibigyan pa po sila ng pagkakataon na i-wind down po yung operations nila hanggang December 31, 2024. Wala po akong narinig na ganun mula sa Pangulo, Mr. Chair. Okay, please ask the same question on the second round. Thank you, Congressman Marcoleta. The next interpellator is from the minority. Representative Franz Castro, you're recognized. You have 5 minutes. Thank you. Thank you, Mr. Chair. So, yung mga questions ko po. So, nandiyan po ba yung DOLE, BI, and PISA? TESA? Mr. Chair. May representative Bureau of Immigration. BI? Can you Bureau repeat of Immigration, the question? Bureau of Immigration, DOLE, and PESA. Yes, please proceed. Okay. Ay. So, ang question ko po ay para doon sa BI. Pwede rin sumagot ang DOLE at saka yung PESA. And other economic zone. So, pagpasok po ba nung ating mga workers na galing sa ibang bansa? So, meron po ba tayong, meron po ba silang mga sinubmit na mga working visa or working visa or working permit sa BI po? Madam Chair, karamihan po nung mga POGO workers, when they arrived here, they were using the regular to, temporary visitor visa, and then dito po sila nagko-convert ng working visa. So wala po ba ni isa na pumasok sa ating bansa na talagang mag-work sila dito at meron silang mga visa? Nung pumasok po sila dito, kung mga restricted national po sila like Chinese or Indian, bibigyan po, may dala po sila mga entry visa issued ng mga ng DFA. Ng mga consulate natin. So ano po yung visa nila, Mr. Chair? Ang tawag po doon ay temporary visitor visa. So pag temporary visa, Mr. Chair, mga ilang buwan lang dapat sila andi dito? Ang initial po na bibigay sa kanila is 3 months kapag may binigyan sila ng 3 months po kapag may entry visa po sila. Okay.
So yan po yung common na mga visa na natatanggap natin na pumapasok dito. So, pag mga restricted po, kasi pag mga non-restricted na tinatawag, yung mga Europeans, Americans, hindi na po nila kailangan ng entry visa. So passport lang po, ina-admit na po natin sila. Okay. So, Mr. Chair, parang very general, no, yung sagot. So, can we have a report? No. Chair, hanapin po namin yung data for that po. Okay, so mahalaga ito, Mr. Chair, no, kasi para sa policy natin, no, doon sa pagpasok ng mga foreigner na pumapasok dito, dahil gusto talaga natin, ano, na ma-define kung ano ba talaga yung gagawin nila dito sa ating bansa. If it is tourists, if they will work, if they will be students, etc. Kasi ang ginagamit kasi nila yung mga entry visa nila dito as, for example, mga students sila or tourists, and afterwards nagko-convert. So ito yung nakita nating pattern, no, doon sa mga workers, foreign workers na nagpupunta rito. Okay, next, Mr. Speaker, doon sa ating POGO, ay sa PAGCOR, Mr. Chair. So, ang tanong natin sa PAGCOR, Mr. Chair, saan city or province pinakamaraming mga illegal POGO at saan din ang pinakamaraming legal?